So ayun guys, nakita niyo yung itsura ni Inoue nung bumagsak yung kalaban ni Casemiro? Nakita niyo yon? Kinabahan na si Inoue. Kinabahan na si Inoue guys. Ang lalim na lang iniisip niya. Parang natulala na sa Inoue nung nakita niya yung bumagsak yung kalaban ni Casemiro at isang round lang. TKO. Kinabahan si Inoue, kinabahan na. Saka yung mga nagsasabi dyan, yung mga nangbabas kay Casemiro. Ngayon ano na masasabi nyo? Silver Boys, saka yan si Pau Salud. Yan, nangbabas kay Casemiro yan. Lalong-lalo na si Silver Boys. Magkaanuhan talaga sila ni Casemiro. Ngayon, naiwan ko lang. Nung unang sabi ni Silver Boys, hindi raw mananalo si Casemiro. Ngayon, nung nakita niya nanalo, ang sinabi naman niya, sinuwerte lang daw. Sinuwerte lang daw si Casemiro, kaya nanalo. So, balik tayo kay Inoue. Panoorin natin ulit yung itsura ni Inoue. Ha? So, tara. Ayan guys, tingnan niyo mukha ni Inoue. Tingnan niyo. Ayan ano? Hindi makapaniwala o. Kabang-kaba na o. Kinabahan na guys. Kinabahan na si Inoue. So, ayan guys. Kita yung itsura ni Inoue. Kita niyo. Wala na. Nag-iisip kung bababa o siya ng timbang kasi mataas ang timbang niya ngayon eh. Nag-iisip kung lalabanan pa ba niya si Casemiro. Mukhang iiwasan niya yan. Ang dami pa naman nanawagan dun sa venue ng boxing na we want Inoue, we want Inoue, we want Inoue. Gusto nila si Inoue ang makalaban ni Cuadro Alas sa susunod. Ewan natin kung anong sasabihin ni Inoue dyan. Pero sa tingin ko, kinabahan na yan dahil napakalakas ang suntok ni Casemiro. Dahil si Inoue, hindi rin po natin masabing matibay yan dahil bumagsak na po yan kay Luis Neri. Bumagsak yan, nakatikim na po ng bagsak yan si Inoue, kaya may kaba na yan. Pag tinamaan ng malakas sa suntok ni Casemiro yan, sigurado taob din yan. Taob yan. Tinamoy kalaban, dito tinamaan eh. Bulagta eh. Diba? Pag tinamaan ni Casemiro yan si Inoue, sigurado yan, may paglalagyan yan. Sigurado yan, kaya kabahan na yan. Tingnan yung sa video, diba kinabahan ha? Kinabahan na yan si Inoue. Takot na yan, natakot na. Kita, napakalakas suntok ni Casemiro eh. Talagang hangang-hanga yung mga Hapones na nagsusuporta kay Casemiro. Maraming mga Hapon kasi na sumusuporta kay Casemiro. Eh, siyempre yung promoter niya, Hapon din. Kaya napakarami ding Hapon na gusto makalaban ni Casemiro sa Inoue. Napakaganda yan kapag sila maglaban. Dahil si Inoue, wala pang nananalong Pinoy dyan. Lahat. Walang Pinoy na umubra kay Inoue. Lahat. Lahat talo. Anong kagaling si Inoue, pero pag si Casemiro, nagdadalawang isip na. Nagdadalawang isip siya, alam na si Casemiro, napakalakas at patutulugin talaga niya yun. Patutulugin talaga siya ni Casemiro eh, dahil gigil yan si Casemiro sa kanya eh. Gigil yan eh. Kaya abangan po natin guys. Kaya yung mga nambabas niya kay Casemiro, yung minamaliit si Casemiro, ngayon, ano masasabi niyo sa kanya? Ngayon, ano masasabi niyo? One round lang yung kalaban. Hindi pa natapos yung one round. Knockout na. Yung pagtimbang pa lang nila ni Casemiro, grabe na nambabas si Casemiro nun. Kung ano-ano daw inuuna, pagbablog daw inuuna, eh hindi naman si Casemiro ang nagbibideo eh. Yung kapatid niya na si Jason, hindi naman si John Rell eh. Dapat full support po tayo sa ating mga Pinoy na boksingero dahil ang kalaban nila, taga-ibang bansa naman. Iba sa atin eh. Sinusuportahan natin yung hindi natin kalahi eh. Tapos binabas pa natin yung kababayan natin. Ang daladala ni Casemiro ay bansang Pilipinas yan. Yung flag ng Pilipinas, bit-bit nga nila eh. Tapos ibabas natin. Ngayon, nanalo siya. Ano ngayon masasabi nyo? Tapos hindi pa umabot ng 2 rounds yung kalaban. Bagsak na, KO na. Tapos ngayon, ang sabihin nyo, yung pambabas nyo kay Casemiro, lalo-lalo na nung pagtimbang nila. Maraming nambabas yun. Nababasa ko sa comment eh. Napakadami talaga nag-comment na hindi maganda about kay Casemiro. So ngayon, napatunayan ni Cuadro Alas na isa siyang napakalakas. Napatunayan niya talaga na kaya niyang magpabagsak ng kalaban kahit si Inoue pa.
Sigurado yan, abangan po natin. Sa kayong mga nambabas si Casimiro, i-congrats na lang po natin si Casimiro na nanalo siya dahil daladala naman niya yung bansang Pilipinas doon sa Japan. Dahil ang Pilipinas na may sisikat noon dahil bansang Pilipinas nakatira si Casimiro. Ayan, si Inoue, kabado na. Sigurado yan, magdadalawang isip na yan lumaban kay Casimiro. Sa kayong mga baser dyan, pahiya kayo ano? Congrats, Sam! Congrats, idol, yung mga baser mo, pinapahiya mo. Napahiya sila tuloy sa ginawa mo.